What's up guys? Welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa ating channel, please subscribe ka na at pakiclick ang notification bell para palagi kang updated at mag-join po kayo guys sa ating membership. Yan, paka-importante kasi niya na mag-join kayo at mag-subscribe sa ating channel. Kasi pag ma-notify po kayo at malaman po ninyo yung ating mga information sa ating mga content at baka meron kayo kasi in the future, mamimili na po tayo ng mga coins na ating kailangan. Katulad po ng 5 piso. Ako po ay bibili. Tama po yun na bibili po ako ng 5 piso na katulad po ng ganito ang mga kondisyon. Example lamang po itong nandito. No? At least po dapat ganyan ang kondisyon ang aking bibilihin na 5 piso year 2000 po. At least sa extremely fine condition, pataas, no? Extremely fine, AU, at uncirculated condition dapat lang. Guys, no? 5 piso BSP series coin na year 2000. Kasi magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nasuswertihan eh. Hindi pa rin ako nakakahuli ng year 2000. No? Year 2000, no? Medyo mailap pa rin sa akin at sa tingin ko. Panahon na rin na bumili tayo nito at sa tingin ko marami din sa inyo eh kasi marami nag-o-offer doon sa Facebook page natin at titignan natin dito sa n.lumista.com para meron tayong idea, no? Kasi itong mga year 2000 na, no? Ayan, no? Year 2000 BSP verse 1 lang at wala naman ibang variation na naitala dito sa n.lumista.com at yung kanyang frequency ay 0.5% at walang value dito guys. Ibig sabihin niya guys, semi hard to find kasi sa kasalukuyan itong year 2000 eh, semi hard to find ito eh. At meron na rin na itong collector's price. Sa huli kong update, nasa 50-100 pesos ang palitan nito at depende pa po iyon sa kondisyon, no? Kaya kung kayo po ay meron, kasi nga kung hindi na po masyadong maganda ang kondisyon, una lang po natin i-offer, no? Nga, kasi nga nililaw natin dito sa content para alam nyo na po yung inyong i-aalok, no? At least extra fine or uncirculated. Siyempre mas maganda kung uncirculated or kung meron pa kayong brilliant uncirculated na year 2000. Sa tingin ko meron pa yan, meron pang umiikot yan at yung iba dyan siguro baka nasa mga alkansya lang eh. Kaya minsan kasi diba mahilig tayo mag-ipon ng mga coins, no? Ayan. So kung may kayong pagkakataon, halimbawa nabuksan nyo na yung inyong mga alkansya, pakicheck nyo year 2001 na 5 piso at least extra fine condition. At kung meron po kayo sa tingin nyo pasok yung criteria ng inyong year 2000, eh paki-post po doon sa aking Facebook page na Kalimay Online Facebook page. Na-search nyo lang po yun sa Facebook at lalabas agad yun, nakikita nyo. I-post nyo doon sa may Facebook page community at makikita nyo naman marami po nag-listing ng kanila mga coins doon. Okay, so pakita lang ulit natin guys. Ganito po ah. Ganito at least yung kondisyon ng barya ninyo. Yan. Yung mga kondisyon na yan guys kasi yan po nagkakatuluyan, di ba? Nagkakaroon ng presyo ang mga barya natin sa mga kolektor ng barya dahil sa kanyang kondisyon at yung mintage niya. Kasi pang mababa ang mintage ng barya, mahirap makakuha, di ba? So, kailangan ng kolektor. Kaya yan, binibili, di ba? Kasi kailangan i-collect. At bakit sasabihin ng iba na kaya nga old coins yan eh, di ba? Ibig sabihin, old coins, pangit ang kondisyon. Yun nga po. Kasi nga, doon po nagkakaroon ng presyo yan. Old coin siya at maganda ang kondisyon. Kaya meron na siyang value. So, dapat ganyan. So, kahit naman po kayo mag-collect eh, siyempre, di ba, gusto nyo maganda ang kondisyon. Alright guys, so ayan, nabigay ko na po ng maayos yung detalye. No? Pag meron kayo, ganyan ang mga kondisyon, pakipost lamang po para makita ko sa may Kalimay Online Facebook page. Ayan na. So, isearch nyo lang para pag-usapan lang natin kung ano yung magiging ating presyuhan dyan sa inyong mga hawak na year 2000 limang piso. So ayan,
At sa mga bago lang, kung trip mo ang ganitong mga video, yung mga nagre-review tayo ng mga coins, no? Subscribe ka na at paki-on ang notification bell para palagi kang updated. Until next time po, God bless you all. Out na tayo.